Magandang umaga po mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. Ngayon po mga kapatid ay September 7, isa na naman pong araw na ibiniyaya sa atin ng Diyos. Mga kapatid, tayo po ay magsimula sa isa pong panalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat dahil sa iyong kabutihan, katapatan at kadakilaan sa aming mga buhay. We thank you for your protection dahil patuloy po ninyo kami inilalayo, inaadiya at iniiwas sa lahat po ng kasamaan, karahasan, kapahamakan at kasakunaan. Salamat din po dahil sa tuwing kami ay gigising, taglay-taglay namin ang biyaya ng kalusugan at biyaya ng kalakasan na galing po sa inyo malayo sa mga sakit at karamdaman. Salamat din po sa inyong provision sa araw-araw. Dahil kailanman ay hindi po ninyo kami pinagkulang, ang biyaya po ninyo ay sapat sa bawat isa. Salamat din sa aming mga kapatid, kaibigan, kapanampalataya na minsan pa ay aming pong makakasama ngayong umaga upang pagbulay-bulayan ang iyong mga salita. Patuloy po ninyong pagpalain ang aming buhay kasama ng kanya-kanya naming sangbahayan dahil naniniwala kaming lubos na ang iyong mga salita ay hindi babalik ng walang kabuluhan. Ito po ay patuloy na gaganap, tutupad at magpapangyari sa lugar na inyo pong pagsusuguan. Kaya minsan pa hinihiling namin na isugo po ninyo ang iyong mga salita sa lahat po ng mga nakikinig. Sa gayon ay mapagpalang aming buhay sa pamamagitan ng inyong mga salita. Salamat din po dahil ang iyong mga salita ay patuloy na nagdudulot ng kalakasang espiritual, nagbubunsod ng matatag na pananampalataya at nagbibigay ng matibay na pag-asa. Salamat din sa napakagandang araw na naman po at napakatiwasay na panahon na inyo pong ipinagkalob sa amin dahil alam po namin na sa umagang ito ay mayroon po kayong panibagong laang biyaya at panibagong laang pagpapala. That's why we as your children are expecting that we will receive all the blessings that you have stored and prepared for us today. And this all we pray in Jesus' mighty name, amen and amen. Good morning, brethren in Christ. Once again, welcome sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. At ang ating pong pagbubulayan ngayon ay ating pong mababasa sa Galatians 3:29. Ito ang wika sa Tagalog ang Biblia. At kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. And in Amplified Version, Galatians 3:29, and if you belong to Christ, are in Him who is Abraham's seed, then you are Abraham's offspring and spiritual heirs according to promise. Mapagpala po ang salita ng Diyos na ating pong pagbubulayan ngayon, mga kapatid. We all know na ang author po ng Book of Galatians is no other than Apostle Paul himself. And of course, Apostle Paul, known as a man of revelation dahil sa kayamanan at kadakilaan ng mga kapahayagan po ng mga mysteries in the Bible sa kaniya po ng Diyos. And of course, almost one-third of the New Testament, brethren in Christ, ay isinulat po ni Apostle Paul and his letters or epistles known as Pauline epistles. Other are prison epistles, other are pastoral epistles, and other are general epistles, brethren in Christ. At ito nga po ay kanyang letter or epistle sa mga mananampalataya, sa iglesia, at sa lahat ng Kristiyano na nasa Galatia. At ang wika nga po dito ni Apostle Paul na kung tayo ay nasa kay Kristo, ay tayo nga po ay binhi ni Abraham. Even though Jesus Christ, according sa Amplified na binasa natin kanina, ay Abraham's seed in capital letter S, tayo naman ay Abraham's offerings, brethren in Christ, or we could say Abraham's children. Kaya dito mga kapatid ay tayo ay naging Abraham's seed or offspring dahil nga po
sa ating pagsampalataya, pagtitiwala at paniniwala sa ating Panginoong Kristo, at tayo ay naging tagapagmana in all things, brethren in Christ, according to the promise. Meaning, kapag pangako ho ng Diyos, God is the one who will do it for us. And remember, promises will manifest not because of our performance, kundi nagmamanifest ang mga pangako ng Diyos because our God is faithful. Hindi po natin kailangan magpasiklab para po, mga kapatid, mangyari ang mga pangako ng Diyos sa atin. Ulitin ko lamang po, natural na nangyayari ang pangako ng Diyos sa atin because our God is faithful. At ito nga po, according to the promise, tayo ay naging tagapagmana dahil nga po tayo ay naging binhi ni Abraham dahil sa ating Panginoong Hesukristo. That's why our today's message, which entitled In Christ Jesus, We Are Abraham's Seed. Kaya mga kapatid, ikaw, ako, tayong lahat ay naging mga binhi ni Abraham dahil sa ating pong pagtitiwala, pagsampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. And of course, brethren in Christ, tulad ng sinabi po natin, tayo po bilang mga anak ho ng Diyos ay naging tagapagmana tayo sa lahat ng mga mabubuting bagay, magagandang bagay at maiinam na bagay, or we could say biyaya at pagpapala ng Panginoon. Tayo ay mga naging tagapagmana dahil tayo ay nagtiwala kay Kristo, at ito po ay ating natanggap ayon sa pangako ng Diyos. And our today's word, in which we need to agree, believe, claim and declare, as what I repeatedly say, it is not sufficient for us that we will just merely read it or study it. We have to agree it personally, we have to believe it personally, we have to claim it personally, and we have to declare it personally, so that there will be manifestations in our lives, brethren in Christ. And our today's grace and promises that we are going to tackle, we will acronym the word HOPE, H-O-P-E, brethren in Christ, na tayo ay mga naging tayo ay nagkaroon ng ganitong mga katawagan sa Diyos dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya napakahalaga na ikaw, ako, tayong lahat ay patuloy na nananampalataya, nagtitiwala at nananangan sa ating Panginoong Hesukristo, because you cannot be in Christ kung hindi tayo mananampalataya kay Kristo. Pero kapag tayo ay naging mananampalataya ni Kristo, tayo po ay mapapabilang sa binhi ni Abraham. At pag napabilang tayo sa binhi ni Abraham, tayo ay magiging mga tagapagmana ayon sa pangako. Again, we are going to acronym the word HOPE, at ito ang mga naging katawagan natin nung tayo ay sumampalataya sa ating Panginoon. First point, we are heirs of God in Christ Jesus. Tayo po ay mga naging tagapagmana ng pagpapala, naging tagapagmana ng biyaya, mga naging tagapagmana ng mga kaluob ng Diyos, naging tagapagmana ng mga mabubuting bagay na galing sa Diyos. Remember that our God is good, and everything na galing sa Diyos ay pawang mabubuti. Mga kapatid, at tayo ay mga naging tagapagmana. Meaning, pag sinabing tagapagmana, wala kang gagawin kundi sampalatayanan at tanggapin ito, dahil ang pamana ay ang gumagawa ho nito ay ang magpapamana, at ang pinamamanahan ay tatanggap, mga kapatid. And again, tayo po ay mga heirs because tayo ay sumampalataya sa ating Panginoon bilang binhi ni Abraham. And second point, we are offspring of God in Christ Jesus.
tayo rin po ay napabilang sa pamilya ng Diyos at tayo ay mga naging anak ng Diyos. Kaya nga ang tawag natin sa isa't isa, brothers and sisters, because we belong to one family, because we are all children of God, of course, by believing our Lord Jesus Christ. At bilang mga anak ho ng Diyos, tayo ay mayroong karapatan, mayroon tayong kapangyarihan, at mayroon po tayo, mga kapatid, tinatawag po natin, mga kapatid, na rights bilang mga anak ng Diyos. Kaya salamat sa Panginoon sa karapatan, kapangyarihan, at kapamahalaan na ipinagkaloob sa atin bilang kaniyang mga anak at bilang kabilang sa pamilya po ng Diyos. And third point, we are people of God in Christ Jesus. Alam niyo po, mga kapatid, na ang mga mananampalataya in the Old Testament and in the New Testament are called brethren, people of God. At tandaan po natin na kapag sinasabing people of God, ito po ay mga taong pinagpala ng Diyos, ito po yung mga taong binayayaan ng Diyos, ito po ang mga taong pinagmabutihan ng Diyos, ito po yung mga taong pinagtagumpay ng Diyos, ito po yung mga taong patuloy na sinasamahan ho ng Diyos. Kaya we are people of God because we believe in our Lord Jesus Christ and what happened to the people of God in the Old Testament and even in the New Testament will also happen to us because we are also God's people in Christ Jesus. And of course, fourth point, last point, we are empire or kingdom of God in Christ Jesus. Tandaan po natin, mga kapatid, na we belong to the kingdom of God. We belong, brethren in Christ, sa rulership ng ating Panginoong Hesukristo. At kapag sinasabing kabilang tayo sa kaharian ng Diyos, have we remembered, brethren in Christ, nung sinabi po ng ating Panginoong Hesukristo sa book of Matthew or Gospel according to Matthew, sa Matthew 6:33, na seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Ano po yung things na tinutukoy doon na idaragdag ng Diyos because we seek first His kingdom and His righteousness, brethren in Christ? Ito yung mga kakanin, daramtin, iinumin, lahat ng pangangailangan natin sa buhay will be provided and will be added to us because we belong to the kingdom of God. Kaya tayo ay tinatawag na empire ng Diyos dahil sa ating pananampalataya. We are the kingdom of God, brethren in Christ. And again, the kingdom of God cannot be overcome, cannot be defeated, cannot be conquered by anyone because the kingdom of God is kingdom forever. Kaya salamat, mga kapatid, dahil sa kaharian ng Diyos, wala na tayong hahanapin pa, wala na tayong kakailanganin pa because as what I said, brethren in Christ, everything we need is provided. Kasi we have been, sabihin natin, mga kapatid, ay hinanap po natin ang kingdom ng Diyos at ang righteousness. At ang righteousness na tinutukoy po doon, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya, mga kapatid, salamat dahil tayo ay naging mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya tayong lahat ay mga naging binhi ni Abraham. At dahil tayo ay binhi ni Abraham, tayo ay naging mga tagapagmana ayon sa pangako. That's why, to sum up of our today's message, which entitled In Christ Jesus, we are Abraham's seed, and our today's grace and promises that we tackled and we acronym the word HOPE, H-O-P-E, brethren in Christ. Ito po ang mga naging katawagan natin dahil tayo ay sumampalataya sa ating Panginoon.
first point, we are heirs of God in Christ Jesus. Second point, we are offspring of God in Christ Jesus. And third point, we are people of God in Christ Jesus. And fourth point, last point, we are empire or kingdom of God in Christ Jesus. And these are the acronym of the word hope, heirs, offspring, people, empire, or kingdom of God in Christ Jesus. Kaya salamat dahil sa ating Panginoong Hesukristo, naranasan natin ang biyaya at naranasan natin ang pagpapala, mga kapatid. Kaya tayo ay magpasalamat sa Diyos because of our faith and we believe the Lord Jesus Christ, we become Abraham's seed, and because we are Abraham's seed, we are all heirs, brethren in Christ, according to promise. And if we say promise, promises will be fulfilled sa buhay po natin, not because we are faithful, but because our God is faithful. Tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Lord, we thank you so much dahil amin pong nasumpungan ang iyong kaharian at kami po ay nagtiwala sa aming Panginoong Hesukristo. That's why we became Abraham's seed, and as Abraham's seed, Lord, we are heirs according to the promise. Thank you, Lord, because you always fulfilled whatever you promised to us, not because we are faithful, but because you are faithful. Thank you, Lord, because we are heirs, we are offspring, we are your people, we are your kingdom, or we are your empire, Jesus. Thank you, dahil wala na kaming hahanapin pa, wala na pa po kaming kakailanganin pa, because really, you are our everything. Salamat sa patuloy po ninyong pagpapala sa amin, spiritually, intellectually, emotionally, physically, materially, and financially in all aspects of our lives. Bless niyo po ang aming mga kapatid na may mga business. I-bless niyo po ang aming mga kapatid na may mga trabaho. I-bless niyo po ang aming mga kapatid na nag-aaral. I-bless niyo po, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa kanya-kanyang bahay, anuman po ang aming ginagawa. At salamat din sa minsan pa sa araw na ito, dahil sa umagang ito ay amin tatanggapin ang iyong mayamang lang biyaya at mayamang lang pagpapala. Kaya sa buong maghapon, kami po ay magiging successful, prosperous, victorious, favored, and blessed. At kami ay magiging pagpapala sa aming pamilya, iglesia, komunidad, at sa lahat ng taong aming makakasalamuha. We thank you sa lahat po ng iyong mga anak, born again, Kristiyano at mananampalataya, because truly that in your hands, we are well secured and well protected, because we are covered with your precious blood, we are surrounded with your guardian angels, and we are bearing your powerful name. Salamat sa aming bansang Pilipinas. Ang bansang Pilipinas ay bansang pinagpala at patuloy na pinagpapala, at ang aming bansa ay hindi bansang isinumpa. Natas namin ang aming mahal na presidente kasama ng kanyang kabinete, mga senators, governors, mayors, captains, counselors, mga kagawad, mga tanod, at lahat po ng government official from national down to local, at kasama po ang aming Armed Forces of the Philippines and Philippine National Police, that bless them all, O God, and help them to serve people with integrity, dignity, and honesty, Jesus. And this all we pray in Jesus' mighty name, Amen and Amen.